There's not much to do when all I can is thinking about you. Oh, mag-harvest na uli ako. Pangalawang harvest ko ng cherries. Ano na kasi siya, dark, ano na, yung kulay niya, kaya pangalawang harvest uli ng cherries. Ayan, ano na siya, ripe na, overripe. Piliin ko na lang kasi baka may uod. Kailangan ko na siyang tanggalin. Gawa ako ng cake. Cherry cake. Piliin ko na lang. I'm here in the top of the world. Can you pick up the hidden seeds? Don't you kill them, not pick them. Stop first. Warum? Ja, ich weiß. Ich hab keine Ahnung, Hammi. Guck mal, ob das hier richtig ist. Ja. Ja, die haben auch Kirschen, Kaffee. Und da drinnen ist der Kaffee, wie die Kirschen hier. Und die hören dich nicht. Grob, hast du schon die Grob? Ja. Was heißt das, wenn das jetzt blinkt? Die Uhrzeit. Ja, was heißt das? Nina, nag-ano ako na tawag dito, nag-harvest, tapos yun nga ang dami-dami. Sayang yung mga bunga ba? Pwedeng gawing ano, cake. Gagawa ako ng cake para sa Sabado. Pagplano ulit sa para sa weekend. Yan. Wala kaming plan ngayon na aalis kami or saan magpunta. Dito lang din kami sa Germany, hindi kami mag-vacation. Dito lang kami sa Germany, paikot-ikot, kung weekend, part na ng Germany. Ipasyal ang mga bata. Tingnan pa ang mga plan. Hello guys! Welcome again sa aking vlog! May kwento muna ako. Kwentuhan lang tayo. About dito sa Germany, kwento ko lang yung mga German. Pero sa akin, hindi siya kuripot. Hindi naman niya binibigay lahat kasi wala naman siyang ibibigay. Kumbaga, ano,
Maluho kami sa pagkain. Maluho kami, wala kaming luho sa bagay. Sa pagkain kami, number one sa amin yung pagkain. Tapos yung, ano yung, may time kami sa mga bata pag weekend or mamasyal kami. Hindi siya nag-aano na, sabihin, eh, magastos na. Siyempre, nag-aano din kami sa budget, diba? Pero pagdating sa mga bata, ano talaga siya? Hands-on. Yung kung baga, ano, yung nakafocus kung halimbawa saan kami pupunta or ako may time, sabihan ko siya na ipasyal ko sila kahit wala siya or kahit saan dyan, kain kami, mga bata, hindi siya nag-ano na wag, ganyan-ganyan. Kasi para naman sa mga bata. Yan! Ako, happy ako sa life ko dito kasi ano ako sa kanya, para may freedom ako na hindi yung freedom na mag-ano ha, yung freedom na may sarili ka ring desisyon na ibawa sa kaibigan, sa mga bata, pero syempre inaano din na binabalance yung pag-uusapan kung ano yung mga plano, ganyan. Tapos sa kanya, ano siya, talagang family guy siya, nakapokus sa pamilya. Siyempre may edad na, pero depende naman, may iba naman kahit bata or matanda yung edad, nasa karakter yan eh. Kahit ano pa dyan, matanda, may iba nga matanda na, ganun din ang ugali, mahigpit. Walang freedom yung asawa, inihigpitan sa liig, yung ganyan. Ang daming bawal. Sa akin naman, wala naman akong bawal, pero sinasabihan lang din naman ako, alam ko naman din kung anong dapat, ano, may limit din. Yung paglabas-labas, ganyan, kung papayag siya na kasama ko yung kaibigan, tapos bantayan yung mga bata, ganun, yung may freedom ako. Hindi naman palagi, okasyon lang, halimbawa, magyayaan yung mga friends na magkita, tapos may time siya, bantayan yung mga bata, ganun. Tapos siya, ano, simple lang yung buhay namin, mag-asawa dito. Ano lang na, naswertihan lang sa AFAM na napangasawa. Kaya mabait kasi siya, kaya hindi mo maanuhin na iano mo rin na yung ugali niya, kasi may mga German din na ang pangit ng ugali, yung iba ayaw nilang magkaroon ng anak, may reason din, yung iba ayaw nilang gumastos kasi mahal ang bata. Kanya-kanya yun, ano, kanya-kanyang choices, kaya respetuhin yung mga choices ng iba kung hindi man magkaanak. Yung iba ayaw ng partner, ganun. Depende na yan sa ano, mag-asawa. So, ako lucky lang talaga ako na si Uwi yung aking husband. Palakpakan si husband. Yay, husband. Husband and with wife. Husband. Kind of tired, the husband. You are my husband or Danish? Nine. No? No. Oh. Are you looking for husband or wife? Are you looking? No, I have that zwei. The two girls? Yeah. Niluloko niya. Mano lang talaga pag sinabi kong yes sa kanya, no. Ano siya, ma-joke din siya. Yung minsan magsasabi siya na no, pero yes pala yun. Para ang ano niya, ang itsura niya, tahimik siya, yung karakter niya, tahimik siya, pang hindi mo siya kausapin, hindi rin siya magsasalita. Tapos, ano, ang itsura niya, istrikto siya tingnan, parang hindi siya, ayaw niya makipag-usap, pero pag naumpisahan mo na makipag-usap, ano, ayan, tuloy-tuloy, nagsasalita naman siya, kipagpintuan. Ganyan ang ugali nila pag hindi mo umpisahan. Hindi, may iba naman na yung German, madaldal. Kwento ng kwento. Depende yan sa tao. Pag hindi siya magkwento, ayaw din niya. Kaya, yun. Dito kami. Wala akong maisip na i-content. Tambay lang kasi kami ngayon. Tambay. Wala kaming, ano, pag ganito yung weather. Thursday ngayon eh. 30 degrees na naman ang init, kaya pag wala talaga, pag mga weekday, working days talaga, pag ganito ang weather, diretso talaga kami dito sa garden kasi
ini-enjoy namin yung weather eh. Hindi kami nag-i-stay sa bahay. Labas talaga kami. Pagkatapos sila mag-assignment, niyayaya po na yan sila punta dito kasi para ma-enjoy namin yung weather kasi ang weather dito hindi palagi. Ang summer, hindi dire-diretso. Bibigyan ka man ng init, isang araw na init, tapos pagkasunod na araw, lamig, ganyan. Kaya habang may init, labas talaga, hindi pwede na tambay sa bahay sa loob. Magpa-init. Itim na nga oh. Para na lang, ano, nagbakasyon. Yun lang guys, salamat sa pag ano, sa pakikinig. Yun na ang kwento ko, short storytelling about sa mga Germany. Kuripot ba siya or hindi? Stricto ba siya or hindi? Stricto sa ibang bagay. Like ano, pagbabudget, siya ang nagbabudget. Siya ang humahawak ng ano namin, ng ano sa kanya, yung pera niya kanya. Hindi ako nag-aano niya na ano laman ng account niya, hindi. Kasi ako, iba naman kasi sila eh. Sa atin, binibigay yung pera sa asawa, yung sweldo. Yan ang culture natin ng mga Pinay, Pilipino. Pero sa kanila, nire-respeto ko yung culture nila na pag sa kanila pira-pira, mas maigi pa siya na lang maghawak kasi ako, magastos talaga. Mas okay na yan, alam niya yung mag-budget kasi alam niya. Nagbibigay siya noong ako wala trabaho. Noong walang trabaho ako, wala. Binibigyan niya ako ng allowance. Tapos nung nagkatrabaho na ako, syempre meron na akong sariling kita, nagpapadala na ako ng sa aking pamilya. Noon kahit wala akong trabaho, nagpapadala kami sa nanay ko. Hanggang sa nagkatrabaho ako, minsan tinatanong pa niya, may pira ka pa ba? Ganyan, magtatanong siya. Tapos sasabihin ko, meron, pag wala, bibigyan niya. Sabihin ko minsan, nagjo-joke ako, wala na. Joke ko. Sabi niya, sige, bigyan kita, ganyan. Pero ako naman, enough naman na yun yung ano ko, yung kita ko doon sa, ano, sa laundry. Binibigyan niya ako para sa mga pasyal-pasyal namin sa mga bata. Ako naman, yung mga binibili ko, yung mga damit ng mga bata, ganyan, share-share din. Sa pagkain siya, ako din minsan, nakapag ano na ako, bilhin ako ng sariling pagkain, yung mga, ano, mga pa-beauty, mga kailangan ko. Galing na yun sa akin. Diba, mas maigi yung may trabaho ka kasi para ano, hindi mabigat din sa partner na aasa ka lang. Marunong kang dumiskarte. Kaya yun, ano na rin ako sa, ano, happy ako sa ano ko ngayon na may sarili ng kita. So, salamat guys sa maiksing kwento. Malapit na o ng daldal ko. Yun lang. Salamat sa pakikinig hanggang sa muli. Ishi Pinay Vlog. Salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye. Tschüss.